Nakakita na ba kayo o naka-attend ng kasal sa loob ng eroplano? Naku, dadali namin kayo sa isang airplane wedding. Ang pag-ibig nga naman, hahamakin ang lahat, matuloy ka lang kahit lockdown. At ang mga gimmick ng mga magsising irog na ito, nakakatuwa. Patutunayan, thumbs up sa wedding at prenup. Poster ng Pinoy movies at paboritong K-drama, Ginaya. Magkahiwalay pero pinagdikit ng tadhana. Hinango kita sa putik feels. Love is in the air, literal. Ang magsing-irog na sina Jolly at Emmanuel Hamoralin ay nagplanong mag-prenup shoot sa barko. Dahil seaman si Eman, kaya't ito ang original nilang konsepto. Long-distance relationship sila sa loob ng 10 taon. One time po na nasa barko ako na kasi sobrang miss na miss ko po siya. Kaya naisip ko, pag-uwi ko, talagang ipupush ko na gusto ko siyang makasama habang buhay. Nang makauwi sa Pilipinas, nagplano na ng wedding proposal si Eman na muntik pang mabuking dahil napanaginipan ni Jolly ang eksaktong date ng kanyang proposal. Sa panaginip ko, meron daw something special na mangyayari today, January 20, na naginip ako magpo-propose ka daw. At hindi yan panaginip dahil matapos nilang mag-usap, Marry Me na ang kasunod. At dahil hindi na nga uubra ang barko concept nila dahil sa pandemya, meron akong plano, ganito yung gagawin natin. Pinakita ko na ngayon sa kanya yung mga posters na kinuha ko. So sabi ko, you see? Ito yung mga posters na kinuha ko, mga Filipino movie posters na gagayahin natin. Sabi niya, ha? Gagayahin natin? Sabi ko, gagayahin natin. Kasi una, ito yung mga damit nila, hindi na natin kailangan bumili. Sure ako na meron tayo niya sa drawer. Katuwa naman siya! Ang mga title sa original na movie poster ay binali lang nila. Talaga namang nakakaaliwang resulta. Crash Landing on You theme o ang nag-trending na Korean hit series naman ang kinareer gayahin ng couple na si El Malin Enriquez at Hernani Pamposa. Hindi ba't destiny o itinakda ng tadhana ang kwento ng relasyon ng mga karakter sa Chloe na minsan na silang nagkita sa ibang panahon at pagkakataon? Ganito rin daw ang kwento nina Elma at Nani. Minsan na din silang nagkita sa isang party, pero parang lumipas lang ng mga pangyayari. May acquaintance party. Nilapitan ko siya at inaya ko siyang magsayaw. Sabi ko, kung pwede ba siyang maisayaw. For the third time, na-try ko po. Pumayag naman na po siya. After noon, nung sayaw na yon, wala na. As in, hindi na kami nagkita kahit nasa isang school lang kami. Tapos after ilang years lumipas, 2012, nagkakilala po kami sa church na po. 4 years after, 2008, nagkakilala kami. 2012, 2013, 2014, continuous po yung friendship namin. Kami pala, nagkita na pala kami, 2008. Destiny po. Ginaya ni na Elma at Nani ang mga nakakakilig na eksena sa Chloe at buhos na buhos daw ang kanilang emosyon habang ito'y ginagawa mula sa buhok, damit at arte, gayang-gaya. Just ganun yung nangyari sa amin na nakita kami before, tapos 4 years after, nakita uli kami, unti-unti ba lang madedevelop. Parang yun, kaya nag-come up kami sa Crash Landing on Me. In love talagang feeling nasa cloud 9. Pero iba itong couple na modernong ito na talagang sila ay nasa cloud. Biro mo't magpalitan sila ng kanilang idols on board a flying Air Asia flight to Boracay. Kakaiba, hindi ba? Hindi lang feeling. Talagang nasa alapaap ang pag-ibig nila at full support ang big boss ng Air Asia, ang chairperson na si Sheila Romero. Can you imagine dalawang cabin crew ng Air Asia ikakasal sa loob ng eroplano? Yes. So, first time ever? First time. We are actually creating this dream wedding for them. One of the core values of Air Asia is dream big. You know, these two cabin crews, nagkilala sila sa dito, sa Air Asia. And then, syempre, we have full support for our all-stars. Oh. Most especially pag ganitong talagang memorable events, you know, kasal. So, they will have their wedding in the plane.
And then now with their families, of course. Okay. Full entourage. Full entourage supported by AirAsia. Uh-oh. And then pupunta sila sa Boracay for their honeymoon. Wow, gimmick ka agad. Pag landing, happy time na. Mm-hmm. Sina Maika, Cora Rustia at Christopher Rustia, talaga namang love is in the air ang drama. Sa wedding video nila, kitang-kita sila na nasa himpapawid. Aba, wedding on board ang tema ng kanilang kasal. Si Maika, dating flight attendant at ngayon ay sa creative branding ng AirAsia Philippines. Samantalang si Christopher, o Toppy naman ay kasalukuyang flight attendant sa AirAsia. Sa isang training seminar bilang cabin crew, una silang nagkita. Love at first sight na nauwi sa relasyong pangmatagalan. Pareho po kami nasa aviation industry. Nagkasabay po kami sa AirAsia. Naging magka-batch po kami. Nung nakita ko po siya, para na akong love at first sight. Sabi ko, I think she's the one. Ganun, sabi ko, out of those many girls, parang siya yung nakakot ng eyes ko. Una, akala ko, he was just being friendly. Pero po, na, dahil sunod-sunod na yung efforts niya, as in, pinapakita naman po niya na very patient siya. Kahit minsan, hindi ko rin napapansin na effort niya na pala yun. At dahil sa pool ni Cupido, ang puso ni na Maika at Toppy na uwi na ito sa proposal. I'll always say yes to you, baby. At di kalaunan ay pinlano ang kasal. Pamilya, piling kaibigan at kasama sa trabaho lang ang invited sa kasal nila. Naglakad si Maika mula sa cockpit hanggang sa buntot ng eroplano. I promise to love you unconditionally for the rest of my life. I love you now more than ever. I now pronounce you husband and wife. I present to you Mr. and Mrs. Rustia. Very new normal na prenup ang kina Chrissy Santa Ana Quaresma at John Mark Mac Quaresma. Ang tema naman nito ay mag-uugnay sa kanila kahit nagkalayo dahil sa pandemya. Si Chrissy ay nasa Pasig, nasa Laguna naman si Mac. Ang gusto naming prenup is outdoor talaga. So ang gusto namin is dagat at bundok, which is doon kami lagi kapag pag lumalabas. And because of the pandemic, hindi namin siya magawa. I have this good friend na very talented. So si Regine, she is a photographer and napakagaling din na graphic designer. So tinanong ko lang siya, sabi ko, Reg, parang kaya mo ba kaming picturean? Kaya mo ba kaming gawa ng ganito na kahit magkalayo kami? Because sige, pwede tayo mag-photoshoot na online. During that time, naisip ko yung virtual prenup. And then mahilig sila mag-virtual dates. And then, ayun yung concept na naisip po namin. Magsisend ako sa inyo ng listahan, like shot list. Kayo na mismo yung mag-picture sa sarili nyo or mag-ask kayo ng help sa mga kapatid ninyo. Ang advice ko sa kanila, dahil wala ako dun sa, hindi nila ako kasama, sabi ko, kahit magmukha kayong timang, think happy thoughts, isipin nyo na magkasama kayong dalawa, na parang nagkukulitan. So, more on candid shots lang naman tayo. Naka-zoom ang bawat eksena ng magkasintahan. Magkahiwalay sila. Magkahiwalay na nagsusubuan. Magkahiwalay kumakain. Hinaharana via Zoom ni Mac si Chrissy at kinikiligang dalaga. At iba't iba pang eksena ang pinagawa sa kanila ng videographer na si Regine. Nang mabuo ang video o virtual shoot,
ay mukha silang magkasama bawat eksena. Pagmamahal sa bukid at palayang bumubuhay sa pamilya ang inspirasyon sa prenup concept ni Rona Kulaway ng Albay at Jeric Iliw-Iliw ng Camarines Sur. Magsasaka ang mga magulang ni Rona. At ang putik ay simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan bilang pamilya. Naisip ko po kasi talaga sa putikan. Kasi doon po kasi kami namuhay. Simula pa nung bata pa po kami, magsasaka na po yung magulang ko. Mas maganda dito. Di man kasosyalan, pero makikita talaga kung gaano pinapakita namin na dito kami namuhay ng marangal. Sa eksenang mga kinunan sa kanilang prenup shoot, naka-couple shirt ang magkasintahan. Sa palayan, ipinahid ang putik sa buong katawan hanggang maging taong putik ang dalawa. Sweet na nahiga sa palayan at putikan. Ngayong buwan ng Pebrero, kahit na nasa gitna tayo ng mga pagsubok, tuloy pa rin ang selebrasyon ng pag-ibig. Sabi nga natin, ang mga in love hahamakin ang lahat, masunod lang at mapagbigyan ng kanilang pusong tumitibok. Sa gitna ng hirap na dinaranas nating lahat, maniwala tayo, true love conquers. Maligayang araw ng mga puso!